Hey, what's up? Welcome back! So ngayon, magre-review tayo ng headset kasi matagal-tagal nang may mga nagre-request sa inyo na mag-review tayo ng headset, mag-review tayo ng headphone. So ayan, ngayon, magre-review tayo ng headset. Di naman kasi ako talaga magaling mag-review ng headset. Kaya yun, hindi rin ako nagre-review ng headset. So ano i-re-reviewin nating headset ngayon? Itong Mage GE6 Gaming Headset. Napakaganda ng pakinggan headset. Kung makikita nyo yung box na itong Mage GE, grabe ka. Okay. Kung makikita nyo itong box ng Mage GE, grabe, okay. Kung makikita nyo ha, mukhang mamahalin. Pero hindi. Hindi ito mamahalin. Nasa ano lang to, 750. Nasa description na yung link ng pinaka-headset. So, bago natin i-unbox itong headset na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa April, pag umabot tayo ng 10,000 subscriber, let's go! Magpapamigay ako ng keyboard. So, anong keyboard yun? Siyempre, hindi ko papamigay yung mga keyboard ko dito. Siyempre, ginamit ko na yun eh. Mahal ko kayo eh. Ha? Bibigyan ko kayo ng bago na keyboard. So, ano yung bago na keyboard na bibigay ko sa inyo? Bibigay ko sa inyo RK61 kasi napakadami nag-comment dito. Review mo naman, sira na ba yung ano mo? Sira na ba yung RK61 mo? Buo pa ba? Gumagana pa ba? So, para ma-experience nyo din, bibigyan ko kayo ng RK61. Kaso isa lang. Isang mananalo lang. Pero. Pag umabot tayo ng 10,000 subscriber sa April. Pero kung hindi, tingnan natin kung ano yung papamigay ko. Magpapamigay pa rin ako kahit hindi umabot ng 10,000 subscriber. Siyempre, hindi na keyboard yung papamigay ko pag hindi umabot ng 10,000 subscriber sa April. Kung di ka pa na-subscribe, ha? Pindutin mo na yung subscribe button para pag umabot tayo ng 10,000 subscriber sa April. So, tara na, unbox na natin to. So, ayun na, i-unbox na natin tong keyboard. Let's go! So ayun, kung makikita nyo yung headset, meron siyang kahawigan sa Corsair. Di ko alam kung anong tatak yung, kung anong model yung Corsair na yun. Tingnan nyo, pag malayuan, may kahawig siya na Corsair. Diba, napakahangas. Yung hindi ko lang nagustuhan dito sa ano na to, sa headphone na to. Yung dito, yung pinaka-leather niya, kulubot-kulubot. Pero hindi na big deal yung kasi nga, mura lang tong headphone na to. Tapos, comfortable naman siyang gamitin. Tapos, adjustable nga pala to, yung pinaka-headphone na to, pwede nyo adjust kung mahaba yung ulo nyo. Ayan, napaka-comfortable niyang gamitin. Para din siya may noise cancellation, di ko naririnig yung paligid pag nasuot to. Yung hangin lang naririnig yung ugong ng hangin. Bagay na bagay itong white headset sa peripherals ko. Di ba yung mga peripherals natin, puro puti. So, puti din yung pinaka-headset natin para bagay na bagay. So, dito tayo sa likod ng pinaka headphone natin. Dito sa lower left ng headphone, meron siyang scroll wheel. Scroll wheel para ma-adjust mo yung volume niya. And dito naman tayo sa harap, kung makikita nyo, yung mic niya hindi natatago-tago. Ito nang talaga, nakaluwa. Maganda sana sa headset na to, detachable yung microphone. Yung pinaka-microphone. Para minsan kasi nakakailang gamitin pag may ganito eh. Pag nakikita mo yung itsura mo sa salamin, pag may ganyan. And may salamin dito, nakikita ko yung itsura ko. Ito, nakakailang. Okay lang naman na may ganito kung sana napapasok sa loob o detachable. Yung sa aking rack naman na gamit ko, hindi siya detachable. Kaso maikli yung pinaka-mic niya. Kaya okay lang, hindi masyado masagwang tignan. Pag itong suot mo, para ang piloto eh. Napakahaba ng microphone. Napakahaba na itong mic na to, para ang piloto. So dito tayo sa material ng headphone na to. So ayun, kung makikita nyo itong parang steel na to, hindi siya talaga steel. Manipis lang siya na nakalagay dyan na para nakadikit. Pero kung makikita nyo sa likod, plastic lang siya. So yung material na ginamit dito, pure plastic lang mula sa duktungan ng headphone. And honestly, hindi siya masyadong solid. Hindi masyadong solid yung pagka-plastic niya. Siyempre, 750 lang, kaya hanggang gantong quality lang. Pero yung pinaka-sounds naman ng headphone, napaka-solid yan. Pakinggan nyo, napakalakas niya. Hanggang labas ng headset, naririnig. So ngayon naman, titesting natin yung microphone neto kung ganong kalakas. Titesting natin ng ganito yung itsura.
tapos nakadikit kung anong mas maganda. Kasi minsan yung iba pag sobrang dikit, puro hangin na lang naririnig. Yung parang ganun, puro hangin na lang yung maririnig nyo. Kaya pag poporma nyo to, dapat nandito lang sa ilalim. Ganyan dapat yung forma. Kasi pag nakaganto, puro talsik na lang yung naririnig sa inyo. Puro pero ganun. Minsan nga may nakalaro akong ganun sa Valorant. Puro naririnig naman sa kanya yung puro ano na lang eh. Talsik ng boses. So ayan, testing natin kung gano'ng kaganda yung microphone nito. Hello, mic check. Hello, mic. Hello, 1, 2, 1, 2, 3, mic check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, check. Mic check. Hello, mic check. Mic. Hello, mic check ba si mic? So yung headset na to, 3.5mm lang nun. Ibig sabihin nun, pag yung sounds nyo, yung maririnig nyo lang nasa right tapos nasa left. Tapos pag 7.1 naman yung maririnig nyo right, 360 nyo maririnig. Pero dito, maririnig nyo naman pero yung left and right lang. So mas better experience pag naka 7.1. Yung mga gamer, yung mga CSGO player, mga PUBG player, halos karamihan 7.1 na headset yung gamit kasi maririnig nyo yung nasa taas, maririnig nyo yung nasa baba. Dito rin naman maririnig nyo, pero mas better yung 7.1 sa 3.5. So ayun lang yung mga nalalaman lamang ko sa headset. Di talaga ako magaling mag-review nito. So ito nga palang ano nito, yung pinaka-cable nasa 1.6 meter. Meron siya kasamang adapter para pwede maging dalawa. Pwedeng audio, pwedeng mic. Pang audio, tas pang mic. Itutusok nyo lang yan dito para ma-convert yan. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please, mag-ingat ka, mag-subscribe ka na. Bye!